Tunay nga pong napakahiwaga ng Panginoon sapagkat ipinagkaloob niya sa tanghaling ito na tumayo ako sa inyong harapan upang ang mga kapatid natin ay magpahayag kung ano ang kanilang nakamit sa Panginoon. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Bagama at wala po akong sharer na hawak, ay inaanyayahan ko po kayong magpahayag kung ano ang inyong nakamit na kaginhawahan at kahiwagaan na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Sino po ang gustong mag-volunteer upang ipahayag nila ang kanilang natamo gantimpala sa ating Panginoon? Huwag po tayong mahiya. Ipahayag po natin ang ating nakamit na gantimpala at kahiwagaan na ipinagkaloob sa atin ng dakilang Ama. Kung wala pong magbo-volunteer, ay tatawag po ako ng isang alagad. Okay. Salamat po. Hello. Una po, magandang hapon po sa inyo lahat, mga brothers and sisters, no? Ang maisishare ko lang po ngayon, bilang isinama po ako ng tita ko na si Tita Muding na galing pa po sa Valenzuela. Siya po ay isang diabetic na mami. Ang maisishare ko lang po, dati po akong commentator lector sa aming parokya ng Virgen de Lourdes Parish Church ng Talang-Candaba, Pampanga. At kasamaan ko po si Sister Iska at saka ang kanyang pong minamahal na asawa. Kasi po kagabi, mayroon po akong stiff neck. So habang natutulog po ako, nakahilig ako sa kama, hindi po ako makabiling. Ang ginawa ko po, tumayo po ako tapos bumaling ako sa kabila. Then, blessing this guys po, kahapon, ng alas 3 hanggang alas 4, dumaan po si Tita Muding sa akin. So, na-share po niya na babalik siya dito sa Divine Mercy. So, hindi po ako nagdalawang isip. Kasi po, sabi ko po, Lord, sabi ko siguro, tinatawag mo ko uli bilang maglingkod sa iyo, bilang commentator, lector. Inaamin ko po ito. At nako-conscience din po ako, last year po kasi naglaylo ako bilang commentator lector sa aming barangay at sa aming parokya. So kanina pong mag-opening prayer tayo at saka po nung nagkakanta tayo ng mga papuri kay Jesus, bigla pong naalis yung stiff neck ko, saka po yung arthritis ko naalis na po. Kasi yun po talaga ang pakay ko rito para pumunta. Sabi po ng tita ko, napakagaling doon Melda, sabi niya. So hindi po ako nagdalawang isip. So, sabi ko po kagabi, nagdasal ako bago ako matulog. Sabi ko, Lord, sabi ko, alam ko may pagkukulang ako sa iyo dahil kasi hindi ko na ipagpatuloy ang aking misyon bilang commentator, lector sa aming barangay. Kasi po, kahit hindi niyo po na itatanong, at present po, meron po akong alaga, kapatid ko, epileptic siya. 36 years old na po siya, babae, mataba. So, hindi po siya marunong kumain na mag-isa, sinusubuan ko po siya at pinaliliguan. Kapag po siya ay may mens, pinapalitan ko po siya ng napkin. Kapag siya ay nag-CR, hindi po siya marunong maghugas. So, bilang elders, na kapatid po ng aking kapatid na Sister Jennifer, kalma ay sakripisyo po bilang pong ate niya. So, hindi po ako nag-atubili na alagaan ko siya at present po single parents ako. 10 years na po akong single parents. So, balo na po ako, namatay po ang aking asawa sa sakit na yung right kidney po niya hindi na nagpa-function. So, acute na po, wala pong 1 month, bumigay na po siya. Dati po siyang guardia sa Makati. So, sabi ko, Lord, sabi ko, siguro pilantik ito sa akin o trials ito para maging active uli bilang isang Christian ni Jesus.
So, ang masasabi ko po sa inyo, ang maia-advise ko po sa inyo, brother and sister, huwag po kayo magdalawang isip o magdalawang o mag ano mag atubili na pumunta rito. Napakagaling po talaga ni Lord. At alam ko po, ang sabi po ni Lord kasi na walang imposible sa Kanya. Basta po manalig lang po tayo sa Kanya, ay walang imposible, hahawakan tayo. Basta po nasa atin ang Holy Spirit. Hindi po ba? Amen po ba? Amen. Kasi po, ang mga medicine po na yan, na binibigay ng mga doktor, no? Mga may chemicals po yan, may mga preservatives. So, bilang po sa aking karanasan, ako po hindi mapag-inom ng mga capsule or tablets pag may nararamdaman ako. Mahilig po akong mainom ng mga herbal. Yung pong mga pito-pito, sabi nila, yung mga avocado, tapos santol, ganyan, pandan. Iniinom ko po yan. Kaya awa po ng Diyos, ngayon kahit hindi nyo itinatanong, 46 years old na po ako, pero kaya ko po, maglakas po ako. So yun lang po. Thank you very much po. Salamat kapatid sa magandang pagpapahayag. Tunay nga pong kapag tayo nagtiwala at nanalig na lubos sa ating Panginoon, wala po tayong, hindi po tayo mabibigo sa bawat kahilingan na idinudunog natin sa Kanya. Sino pa po ang gustong mag-volunteer? Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay galing ng Valenzuela. Yung pong nagsalita dito ay Tigarian lang po, Santa Ana ba? Taga Santa Ana lang po siya. Oh, Barangay Santo Niño. Kung hindi sa taga Valenzuela, hindi siya mapupunta dito. Ako po ay wala naman pong karamdamang malala, siguro maid-maid lang. Sabi nung mga kasama kong tiga Valenzuela, kami pupunta rito. Nagkaisa po naman kami. Ang sabi ko, ako'y pupunta at mag-usyoso lang. Patawarin ako ng Diyos. Yung pala'y gagamitin ako ng divine mercy. Sapagkat bawat punta namin dito, nung isa, sabi niya po, magsiyam ka dito para gumaling yung katarata sa mata. Sinamahan ko po naman siyang magsiyam. Namamasahe lang po kami. Yung pala, kaya po ako napunta rito, ay gagamitin ako ng divine mercy. Maniwala po tayo dahil siya po ang may sabing, may dalawa o tatlong nagkatipon sa dakila niyang pangalan, siya'y kapiling natin. Kaya siya po ay naririto ngayon. Siya po ay pagagalingin po tayo niyan lahat. Siya po ang may sabi rin na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at latay ay pinagaling ng lahat ang may sakit. Kaya tayo po ay manalig at magtiwala na tayo'y pagagalingin ng Panginoon. Siya rin po ang may sabing kung ang buktong niyang anak ay napagkaloob niya, ang karamdaman pa kaya natin ang hindi niya pagalingin. Kung tayo po ay may mga anak humihingi ng chocolate, binibili po natin siya. Ang Diyos ay higit pa doon tayong pamahal. Kaya kung may hinihiling tayo, tunay nga pong ibibigay niya ang hinihiling po natin sapagkat gayon tayong kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang buktong niyang anak dahil lang sa ating mga kasalanan. Kaya maniwala, manalig at magtiwala at tayo po'y gagaling. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Tunay nga pong kay dakila ng Panginoon sapagkat sa bawat kahilingan ay ipagkakaloob niya basta bukal lang po sa puso at tunay na pananalig at pananampalataya. Sino pa po ang gustong mag-volunteer?
Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa banal na Espiritu, maging kay Apo po. Hindi naman po ang nagpupunta rito ay may karamdaman. Kahit po walang karamdaman, pumunta po rito. Ang hinihiling po natin sa Panginoong Heso Kristo, banal na Espiritu, tiyak po ay bibigay sa atin. Dahil po ang anak ko, bumagsak po siya. Nagsiyam po ako rito na himiling ako dito sa Panginoon. Lumuhod po ako kay Apo. Apo, tulungan niyo po ako. Ang sabi po ni Apo, manalig kasi taas at magbibigyan tayo. Nagpasalamat naman po ako. Mas tinatagan ko ang pananalig ko. Pumasok po ako dyan sa adorasyon at ako'y lumuhod na umiiyak. Kaya po nagpasalamat ako. Nakapasa po ang aking anak na nurse. At dinagdagan pa po yung aking anak na yung aking pong apo na grade 2, ininaban po sa 36 school na private. Pumasok naman po pang-anim. Kaya po ako ay nagpapasalamat. Lagi ako pumupunta dito sa dambanang ito. Kahit po wala akong nararamdaman, ngayon po nakakasama ko ang aking apo. Dahil sila po, inaangkay ko po rito. At maging ang mga kasamahan ko sa Valenzuela, nagkakaisa po at pumupunta po rito, lalo po tuwing Sabado. Sabi po nila, ito pong June 12, anniversary namin ng kasamahan ko sa Valenzuela, isang taong, kaya po sila ay pupunta ritong lahat. Nagkakaisa po kami, walang isang salita. Pagka po meron nagsalita nang pupunta rito kay Apo, hindi na po mga makatulog, nagagayakan talaga pong pupunta raw sila kay Apo. Kaya nagpapasalamat ako sa amin sa Valenzuela. Salamat po sa inyo. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pong ang Diyos ay nagbibigay ng Kanyang. Tunay nga pong ang Diyos ay nagbibigay sa bawat taong humihiling ng kagalingan, kaya tayo po ay hindi niya bibiguin. Mapalad tayo, kapatid, sapagkat lahat ng ating kahilingan ay pinagkaloob ng dakilang Ama. Sino pa po ang gustong mag-volunteer? Upang ihayag ang kadakilaan ng dakilang Ama. Kung wala po, tatawag po ako ng isang cops na magbibigay sa atin ng isang awitin. Ang ating pong kapatid na cops, Magno Guevara. Magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Tinawagan na naman ako upang mag-alay ng awit. At inialay ko po sa Kanya ang aking awit na ito. At sa ating Apo Kunching, sa inyo mga alagad, mga tagasunod, mga pasyente, mga wire, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na cup. 1, 2, 3! Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin.
pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat, kapatid, sa magandang tinig na ipinagkaloob nyo sa amin sa katanghaliang ito. Tayo po'y magsitayo at maghawak-hawak ng kamay.